Inig magkabiyon, wala po kong makabantay na ang atong palibot karon nagkagrabi ang sitwasyon. There are prophecies right now nga nahimong nga nahitabo na, just like na giprophesy ni Sadduq, Prophet Sadduq, dunay ito akong gingon na itong pipila ka higayon, pipila ka Domingo nga nakalabay, na dunay mas grabe pa na virus nga ang iyang pinaakad, murag pinaakad sa modern, gitawag ng hornet bee or kanang hornet sting di ay kanang tinuklukan sa mura o buyog, no? O niya, ang iyahang pinaakan mo dagan sa tibuok lawas, o niya, manginit ang tao up to 30, mabot from, magsugod siya, raise from 38 degrees Celsius pataas, meaning hilangan din ang naan. O niya, muinit ang iyang lawas, and that's the reason why kamuna iyang kamatyan. O ganun na, mas grabe pa, according to the record, according to the prophecy, mas grabe pa kaysa COVID-19. O ganun, sa US, doon na naiingon-ani nga klase nga mananap, buyog, nga pwede kaasa o suyod, nga kung mao'y tusok sa panit sa tao, ang tao mamatay. So all those things, ano ako nang gisulti, tungkol kay ang Biblia, nagsulti siya sa itawag o the wrath of God, ang kapungot sa Diyos. Kung usa sa kapungot sa Diyos, mao ang usa ka klase ng mananap na mubaak sa mga tao o ang kamatayon muha, mu-iway niya, meaning mag-antos ang tao. Ang Biblia describe sa Bible, iyahang naong, murag naong sa kabayo. Iyang pako, murag pako sa agila. Kung imong tanaw ni niya, imong i-analyze ni niya maunga klase sa mananap, maumaog yun siya. At iyang ikog, murag ikog sa tanga. Kung tinuog yun, taas ang iyang suyod. Kung imong tanaw ni niya, i-describe na sa Bible daan. So, kinintanan, mga pagkita po ni in the last days. And this is the reason why ang mensahe inikata sa kagabiyon is the season of preparation. We are in the season of preparation because in it ay si Ginoong Hesus mabalik na aron pagkuha sa iyang mga katawhan. So before I'm going to bring the word of God, let us bow down on our head and pray. Most gracious and eternal loving Father, we thank you, O God, in this evening. For your word is true. Your word, you have said in your word, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And Father, we pray that you are going to bless each one of us as we hear your word. Lord, let the anointing of hearing, O God, Lord, flow in every person of this room in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you for your grace and for your mercy of hearing your word, O God. Because we believe, O God, na mabot ang panahon na dili namin makapaminaw sa imong mensahe. Dili namin makabasa sa imong pulong. And thank you, Lord God, for this day that we still have the privilege, the grace of receiving your word and hearing your word even tonight. Father, we will receive your word with gladness and by faith, O Lord God, we will increase in the mighty name of Jesus. We thank you in Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Amen. Usbuna ka, the basis this evening is the season of preparation. Now, aduna na yung mga hulugihog na in September, it will be a full blast na i-implement ang one world government or ang one world religion. As a matter of fact, ang dagko ng simbahan karon, wala pa sila mabalik sa simba because they are setting up a program, a strategy, or a system of worship. Muna ipaabot sa mga dagkong simbahan karon. That's the reason why hatod karon wala pa sila ma-uplift sa ilang mga dagkong simbahan.
ingsoon, musugod at sa madili, once na doon na itawag one world government ng one world religion, most probably dili mausap at ang palalan, di mausap ang kapuha-kain, ang building, dili mausap, pero ang way of worship, ilang hinahinayon o usap. Karon, ang Santo Papa, nag-declare siya na dili na nila ipasimba ang mga na nagkaroon sa ilang simbahan. Because the ultimate reason na nang gibawal na nila, isugdan na nila o bawal, because usa na lang ang ipasimba during the time. And kay palubabukin sa ilang ipasimba, ang iyang ipasimba mo ang Antichrist. In Revelation chapter 13, adunay duha kanaong ang Antichrist na ginawag o the political ruler and the religious leader. Kining duha nag-back to back ni sila. Unsay i-implement sa religious na side, unsay sistema mabuhaton sa religious na side, ang government may implement. Unsay buhaton sa government na side, ang religious leaders mo support nini. This is the reason why gagamit sila sa Romans chapter 13. It is a bluff to every Christian. Bluff na siya. Obey to those who are in authority. Doon lang gagamit na versikulo, pero sa tungkol kung sa context niya na, nag-iskot na niya itong mga bayan-bayan ng buhis, nag-iskot na niya itong mga namuhang, nagbuhat ng daotan, nag-iskot na niya itong mga tao mamumuno, nag-iskot na niya itong mga tao kawatan. Kaya mong tanaw ng Romans chapter 13, wala mag-iskot na niyo ng simba. Hello? Nasaktan pa na ito, amin ba? So kung doon ay mga tao ang mautanan ni mo bisag Kristohanon pa, we have to submit to the authority. Inga na yun, ang pagsimba sa lapa. Amin, Romans chapter 13, mga tao na nagbuhat o dautan against the government. Ang pagsimba dautan? Hello? Dautan ba ang pagsimba? Dili. Dili. Meaning, exempted ang pagsimba sa Romans chapter 13. Nasabtan pa na ito, Mason? Amin ba? So, kinigohan ka-Antichrist, naong sa Antichrist, mag-back-to-back na sila. I know! Ang galing akong iwari ka nun, filtered ni siya. Kung nakuha ni nila, I like ka, correct me. Are you with me? Ay, kabalakan. Kukuha ang bitaw ka rin, kita tanan. Kita ang mata sa tilay ko ba? Ngayon, yung mga naong kukuha na ako, sumot na ko. Huwag na rin. Iyan ang gusto naman. Kung pwede ko ipakita niyo sila. Ay, bitaw. Na ato tanawon, pero hindi kinahanglan ang season of preparation. Because the God whom we serve is the God of preparation. Amen. Walay ibuhat si Lord sa kalibutan kung wala niya preparahe. And this is the reason why in Ephesians chapter 1 verse 9 to 10 it means niya, having made known unto us the mystery of His will. Iyan ipadayag, padayag na ni kagato ang misteryo sa iyahang kabubuton. According to His good pleasure which He had purposed in Himself, sumala sa iyahang kabubuton o sa iyang tumong at sa iyang kaugalingan, that in the dispensation of the fullness of times, doon ay dispensasyon, doon ay period of the fullness of time. Kung mauni sinungganan, mauni ang katapusan, kini maoy ginawa kong dispensation. Meaning, dispensation, meaning kung fullness na gani, naana sa tumoy, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ. Now, generally, doon ay tulog ang klaseng dispensation from the Old Testament to the New Testament. At doon ay itawag dispensation of conscience or dispensation of ang balaod sa Diyos ibutang dinha sa konsensya sa tao. Gikan sa pagbuhat ni Adan o ni Eva, ngadto sa record nilang Abraham, Isaac, and Jacob, during that time, wala pa'y balaod. Are you with me? Wala pa si Moses.
Hello? Wala pa'y balaod ang balaod sa Diyos ibutang pabiya sa konsensya sa tao. Meaning, ang tao mailhan siya nga nagbuhat o maayo o gawdan sumala sa iyang konsensya. Hello? Ang tawagan na dispensation of conscience. Kabantay mo sa ato mga katigulangan kasi wala magbasa Biblia pero murag nakabasa Biblia. Tulog sa konsensya. Ang Diyos nagbutang sa malawot sa iyong conscience. Murag yun ang ato mga katigulangan ayaw nagbuhata kay makadaot na. It is a dispensation of conscience. Pagabot sa panahon sa malawot ginawag niya dispensation of law. Panahon sa malawot in the Old Testament dawat ni Moses dito sa Mount Sinai, pagsugod, pagkadawat niya, diya nagsugod ang dispensation of law. Ang tanan, they are under the law. Either ceremonial law or memorial law. So, manig ceremonial law. Ang ceremonial law, mauna ang mga balaod sulod sa templo. Mga ceremonies, mga ritual. Ang memorial law, mauna ang mga balaod just like Ten Commandments. Mga balaod na ang window or may tungod sa marital mga ang pagminyo para lagi sa babae kato sa lalaki. In the Old Testament, that is memorial law. Ano na yung klase na balaod sa Old Testament? Ceremonial law and memorial law. Ang ceremonial law, mauna ang ritual sulod sa templo. Ang atong pagdalaog sakripisyo in the Old Testament na pinatampok ng baka, walay lama, walay mangsa, walay libun. Kana nga ang tawag niya sa ceremonial law. Sa diyan ang dugo, kuhaon, gikan, dagon, nato sa Holy of Holies, that is ceremonial law. Are you with me? But Ten Commandments are memorial law. Hello? But because ang tao wala na himong ipit sa tubangan sa Diyos tumut sa balaod, ang Diyos nagbuhat o gitawag o dispensation of grace. Ingay ito pa, dispensation of grace. Ang dispensation of grace mo nagsugod sa diyan si Ginoong Isus na tao. Una, namatay siya dito sa krus sa Kalbaryo, gilubong mo ikat sa tatlong kaadlaw na banhaw siya. Dinhan nagsugod ang ginawa ng dispensation of grace. Until now, we are in the dispensation of grace. But I want you to know that we are now in the fullness of times. We are now in the last minute or last second of the fullness of time. Ang iyong hingon, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things. Iyang tipunon ang tanang mga katawahan na usa diha kang Kristo Jesus. Amen. Ingnan ay mong kapat apil ka anak. Iyang i-prepare, ininiyaw mo ang kalimutan para sa iyang mga katawan. Alang sa mga
and gourd and a worm. Jonah chapter 1 to chapter 4. Can you just imagine? Jonah was prepared by God for Nineveh. Iingat siya sa Diyos, nagawa nga ito sa Nineveh. Although para ni Jonah rin sa prepare, pero para sa Diyos, he was prepared. Amen. Amen. Sometimes, kita mga tao, may utang, hindi ko prepare ng walaga sa Diyos. Hindi ko prepare ng mga, hindi ko prepare ng magpagamit sa Diyos. But I want you to know, God sees you that you are prepared. Amen. Amen. So the earth be prepared, si Jonah ni Lord, gato sa Nineveh. Para ni Jonah. Na para kung si Jonah muli ko, ang isda mo tumubiyan. O kaya palo ko mo, na sa niya gitukot si Jonah sa isda, giluwa na doon sa Nineveh, ang Diyos na prepare po ng dako kayong kalabasa dito. Kaya sa ilalong, sa kalabasa, kay mo naman si Lord, mapagulong si Jonah, na prepare po siya ulo, kuperteng damayan. Can you just imagine that? Are you with me? Amen. Because the God whom we serve is the God of preparation. Mutungo ba ka na iso? Amin ba? Wala ba? Mutungo ba ka ikaw to prepare ni Lord? Hallelujah. Ito pa baga na tumbigan niya. God knows that there will be no perfection of the law. Wala na iyong higpit tungod sa palaon. And that's the reason why God prepared Jesus to be sacrificed for the sins of all mankind. Hebrews chapter 5, verses 5 to 6 and verse 10. Zechariah chapter 1, verse 7. Because the God whom we serve is the God of preparation. Amen. Amen. Kaya manato dinig, adunay gi-prepare si Lord alang sa matagusa. Work. Sa tibuok Biblia, iyang gigamit ang mga tao preparado. Para sa tao, di siya preparado. Para sa iyang kamulingo, di siya preparado. Preparado. But God sees him that he is already prepared. By faith, Noah prepared an ark in Hebrews chapter 11, verse 7. For 120 years, he prepared the ark. Can you just imagine? Kung hindi pa prepare, si Noah, makabog pa ba kasyaan ng mga tuwing 120 years? Samtang nagdugdug siya dito, pagkatiyo-tiyo niya, biyaan niya, magbali, pagkit siya dito, pagkit siya tuhoon. Pagkabot sa panahon na doon ay lunok, iyanag yung pamilya ito, may nabili. Kaya kung lumabog ko nga, ang Bible na iyon siya, nga pagbalik ni Jesus, ang iyong pagbalik sa amas, sa nahitabo ni Noah. Ang mga tao, kung iyong walihan, dili na mong tungo. O ang Biblia na iyon siya, ang uban, napakasarapan yun. Nagminuay pa. Nagbahakakay. Ala. Eh, isa may magminuay, di ha? Joseph, prepared by trial and affliction, saved the nations from famine. Do you remember the story of Joseph? Si Joseph, usa ka tao, nabuutan na bata sa ginikanan, pero gikontra siya mo ay sun, gihulog sa atrapay, gawas ka gihulog sa atrapay, gikuha balik, gibalik niya. Pabalik niya, naabot dito sa ginarihan sa inche, pag-abot dito, gipasangin lang ng rate. Isa may dito. Ikaw siguro, gimana mo? Kaya yung siguro, di malasa, di natos, ha? Gimana siguro kinabuhay? For 15 years na preso! Grabe! Kataas! 15, katuhig yun na preso. Pero, i-prepare siya ni Lord para ang famine maluwas. Para ang kagutong mapreparahan. I want you to know, God is preparing something for you. Hallelujah. Moses, prepared by God in the backside.
Si Moses para niya din siya prepare, pero para sa Dios prepare na siya. Pero para ni Lord, ay yung pagkakaka, andam na siya na mumbuhat sa tulad doon sa Diyas. Amen! Wala bang tanaw si Lord tungkol sa inyong kapasiti? Ang kitanaw ni Lord, inyong pagtuong na tuniyan na doon ay kapasiti na mumbuhat. Hallelujah! Kung magpagkakang ang Diyos. Amen! Si Moses, nagtanaw sa umula ko ni Lord. Huwag mo kung mahimo, ay ikaw si Lord, huwag sumanali mo. Hindi siya, hindi ako makasukod ng kinimiya. Oo, di na tingala si Moses. Ngayon, hindi na ikong malimpitin. Kung piyang ikong, balik na siya na sungkot. Pagkupot sa ikong, nabalik na sungkot. Siya mo na nagamita para ito. Are you with me? Amen. Hello. Wala mo kinahanglan si Lord na gamitin ka para mahimo. Na, mahimo ka na mag-fluent sa kong English para mahimo kong English zero. Zero na English. Sa? Di na yun na si Lord. Wala requirements si Lord. Kung unsay na ani mo, gamito na ni Lord. Hallelujah! Ito pagkakagod ng mga Diyos. Easter, prepare the banquet and save an entire race of people, the Jews. Easter chapter 7. Gideon, prepare an army. Gideon, prepared for the building of the temple, even in the times of his trouble and affliction. Solomon prepared a temple and Nehemiah prepared a wall. Because God will only use to those people who are prepared for that kingdom. Amen. Amen. Are you prepared? Yes. Preparado ba ka? Yes. Then God will use us mightily. Ano pa pa nga nabuhin na yan? Is the God of preparation. Amen. 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 Before siya mabalik, gasulti na siya na, prepare! Amen. 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 Ano na duha? Sa klase ng pag-prepare ni Lord, there are two types of preparation. Alam na ito sa mga believers o alam na ito sa mga unbelievers. Ang mga believers in John chapter 14 verses 2 to 3, si Jesus na yun siya, He went to prepare a place for us. May kayop siya, may ato sa salangit, human sa 40 days niya mapapakita siya mga disciples for more than 500 ka mga tao, at least 500 ka mga tao, human niya na, may kayop siya dito sa langit, kung may sa John chapter 14 verse 2, I will come again, I come. Dayon siya nila, muanto ako, anong pagprepara o luna, alam ka ninyo. I will go and prepare a place for you. Yeah. I want you to know, sino ni Jesus, humana, magbuhat o preparar. Alam ka ninyo, alam ka ninyo sa inyong pagpunta. Oh, hallelujah, amen. Humana ang kurtina, humana ang bidding, humana tanan. Ready na siya kumabalik. Uliyan ninyo siya, ready na mapukang humato dito. People prepared as a bride and is prepared for her husband. Revelation chapter 21 verse 2. Adunay kasal na dako, ang kasal na may dako na ito sa langit. Huwag na ang kasal sa simbahan o ni Ginoong Isos. Si Ginoong Isos maway pamanunod sa simbahan. Ang simbahan maway pangalasaw nun ni Ginoong Isos. Nasabda ba na ito, Mason? The church is the bride and Christ is the husband. Hello? Amen. And the husband is already prepared. How about the bride? The groom is prepared. But
the bride. Kumusta? Mangutanan ko ninyo mga Ibsoon. Pilang na ito din ang nagtuo ni Ginoong Isos. Amen! Isa ko nung pamulto itong nagtuo ni Ginoong Isos. Hallelujah! At upapak na kong Ginoong Isos. Ito nga ang pamulutanan, heart to heart na pamulutanan. Heart to heart na pamulutanan. Ready na mo? Kung mabalik si Ginoong Isos na di ko kumagwali. Ready na ka? Amen! Murag nila lang ang puso ko.